Moira De La Torre and Jason Hernandez have officially ended their relationship. The pair confirmed it themselves through a joint statement posted on Jason's Facebook page on May 31. "It is with a heavy heart that after 3 years of marriage, we announce that we are parting ways. Our love and respect for each other remains. We request for privacy during this difficult time," the statement said, which was signed by both Moira and Jason. "3 years ago, I married my best friend with the intent of spending the rest of my life with her. Though my love for her has always been genuine, a few months ago, I confessed to Moira that I had been unfaithful to her during our marriage. I believe that she deserved to know the truth rather than continue down a peaceful but dishonest path. I take full responsibility and am doing my best to be better. From the bottom of my heart, I'm sorry for everyone I hurt, especially I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, hey. Nasty, yeah. Hacking, stupid, what was happening? Yeah. What was happening? Yeah. I'm a savage. Hip, tick, tock, what? Do you want to... Musso sa nag-overthink, Lee. So, nag-overthink ka ngayon. Kasi, nakikita nyo naman yung bagong love team na si Moira at si Jason Menes. Okay, so sa mga may asawa dyan or sa mga bagong kinasal, this year I just, you know, newlywed pa ako mga chinggo. So, hindi naman sana niwala ako sa sumpanin. Of course, hindi naman umiyak yung hubby ko dun sa wedding namin. So, safe. Siguro ako lang naman yung umiyak dun sa reception mga chinggu. So yung usapan doon is walking at the aisle. So hindi siya umiyak doon kahit konti. Parang kinikiliting ng mga chinggu eh. So bago ang lahat, siguro naong sa nag-overthink din. Gusto nang nag-overthink nga. So, 3 years ago mga chinggu, nung sinerge ko yung pagkakita ko agad sa issue na yon, boom, pumunta ako sa YouTube channel ni Moira. And then, I saw it. So, 3 years ago, ginawa yung kanta na yon. So, 3 years ago, tas ngayon lang, nag-confess. So, may hint na pala dun sa kanta na yon. Moira, ba't di mo naisip yun, Moira? May hint na pala yung may clue na si Jason dun, mga chinggu, di ba? So, sa ating mga may asawa ngayon, o kaya may jowa. Ayun, magsimulang mag-overthink na naman mga chinggu. Musog na sa mga, nag-overthink dyan. Simulan nyo na mag-overthink dyan. Ano na naman, libre lang naman mag-overthink. So anyways mga chinggu, yan. Dahil nag-overthink ka ngayon, marami na tayo. Pero safe naman ako mga chinggu. Kaya hindi na muna ako mag-overthink. Pero, what if no? Oh no! So yun mga chinggo, paubaya, patawad, tsaka malaya ka na? Malaya ka na ba yun? And sa kakapanood mo ng mga ganun mga chinggo, siyempre mag-overthink ka sa partner mo, lalo na hindi naman responsible. Pero sa akin, pero okay naman, hindi naman ako like to trust naman ako sa hubby ko kasi in our relationship God is being centered. So ngayon as hindi kami LDR, so mapapatunayan namin yan siguro mga 6 years from now to build up a relationship bilang mag-asawa, kasi sabi nila sa 6 years daw kung papasa ka sa 6 years yun, diba na yung relationship nyo after 6 years. So, sa ngayon is yung stage namin is hindi pa kami nag 1 year from way back on our wedding day. So, as of now, okay lang naman. Pero mga chinggu, honest ha, nung naging kami pa noon, mag
mag-tsowa pa lang kami, mabilang lang talaga yung mga situation, I mean yung situations na may pinag-awayan kami. Kasi hindi yun ano eh, hindi yun siya, yung hubby ko kasi, pag alam niya yung ugali ko, parang ang tagal na naming nagkasama, tagal na naming magkakilala mga chimbu. So, ang bilis niya natutunan yung, basta, alam niya kung saan ako ang parte na nagagalit na ako, yung parang may something wrong. So, hindi yan papayag na hindi ako maging okay. Hindi yan aalis na hindi ako maging okay. At hindi yan matutulog na hindi ako okay. So, yun yung nagustuhan ko sa asawa. Aside from being responsible, walang bisyo, tumutulong siya sa akin, lalo na sa gawain ba. Kasi for now, ano pa siya eh, apply pa siya palabas. So, titingnan natin kung LDR na kami, ano yung mangyayari sa next life namin. Mga chinggo, subaybayan niyo po. Binawang sasagi, ano bih, nag-overthink. What? Nasa nag-overthink ba? Okay, so mag-overthink ka talaga pag yung ano mo, yung karelasyon mo is parang hindi ka panipaniwala, lalo na ano, may bisyo, yung account niya sa Facebook or sa or any social media and hindi mo makikita, hindi mo nga alam kung ano yung mga whereabouts niya dun sa social media. And sa akin kasi yung asawa ko, I'm proud to say, nahawakan ko yung cellphone niya tsaka yung ano, laptop niya. Alam na alam ko yung mga accounts niya. And marami akong na-find out noon, hindi pa kayo mag-asawa. So ngayon, vulgar na lahat. So mga chinggo, para hindi ka mag-overthink, siguruhin mo lang na maganda ka palagi sa mata ng yung partner o asawa. Mga chinggo ha. Pero hindi yan assurance na hindi ka niya iiwan or papalitan kasi yun nga si Mayra, ang ganda, maganda pa yung boses ni Wanan pa, ikaw pa kaya yabag. Yabag manggani ka, biyaan ka, oy si Mayra gani nga. Dato na di pa yabag. Pulihan manggani. So, matching ko, joke lang yon. Pero kung mahal ka talaga ng ano, hindi ka iiwan. Siyempre, titiisin ka niyan. Hindi ka matitiis niyan kung mahal ka talaga ng tao niyan. Tayo mga babae, lalo na feel natin maganda tayo, huwag naman tayo mag-overthink. Hindi tayo mag-overthink dapat. Kasi kung para sa'yo yan, para talaga sa'yo yan. Kung hindi talaga makontento sa'yo yung partner mo, yung asawa mo, wala tayong magagawa. Ibig. Kung iiwanan ka talaga niyan. Wala kang magagawa. Lalo na pag may mahal na siyang iba. Pag nag-desisyon yung tao na wala na talaga yan. So kung andun pa talaga sa'yo yung tao mahal mo, alagaan mo mga chinggu. Nausasagip. Nag-overthink. Mga chinggu, alam nyo ba yung pag-overthink? First step yan. Para sa hiwalay yan. So minsan nag-overthink yung mga babae, mga lalaki chinggu. Kung nag-overthink na yung mga babae, aluhin niyo naman mga chinggu and prove her na mali yung naisip niya. Nag-overthinking lang siya mga chinggu. So para hindi masira yung relasyon niyo, kasi yung pag-overthink ng mga babae minsan kasi it will leads to hiwalayan. Minsan kasi yung mga lalaki mahilig sa surprise, pero sila yung nasusurprise sa dulo kasi yung mga babae nag-overthink na pala. So useless yung ano mga chinggo, useless yung mga surprise mo kasi yung mga babae nag-overthink na and then ikaw yung nasusurprise kasi hiwalayin ka na pala. While naging kayo is nag-iisip na pala siya ng paraan na
may papalit na sa'yo. Kasi, hinayaan mo siya mag-overtake. So, ay, ano? Ayun, nagahanap siya ng iba. Nagahanap siya ng ibang comfort. Kasi, hindi niya yun mahanap sa'yo. That's why, nag-overtake siya. Kasi, ano eh, may ginagawa kay. So, ganun. So, before it's too late, yung pag-overthink ng mga karelasyon nyo, ayusin nyo mga chinggo. Huwag nyo hayaang iiyak yan gabi-gabi na matutulog na lang na hindi pa na okay yung, hindi pa naging okay yung issue nyo. Dapat yung overthink is mawawala. At yung issue is hindi maging everyday na lang na toxic na situation. So, mga chinggo, sana naging lesson learned to sa atin, yung pag-overthink is, dapat inaayos talaga yan. Hindi yan isinasawalang bahala. Was nag-overthink yung tao, ayusin niya na. Ayusin niya na agad kasi it leads to hiwalay. Ganun watching go. So, I just hope may nalalearn kayo dito. So, before I gonna end this video, naung sa nag-overthink me. Last part. Oh, no! Naung sa nag-overthink ba? Before I get in this video, abangan nyo naman ako sa bagong kalokohan ko na it's vlog ko. So, thank you for watching. Kamsahamnida!